Ayun, so magandang hapon sa lahat. At kung bakit ako ay naglilinis ng isaw ng manok. So ito po ay gagawin natin is crispy isaw. Ayan po. Inugasan muna natin ng maayos para po yung loob ng kanyang bituka is matanggal. So mamaya lalagyan natin yan ng suka at asin para mas lalong ma-smooth yung loob niya. So mga tatlong sausaw pwede na ho yan para mas lalo. Kasi kinuha ho na po yan, ilaga na po yan nung binili ko sa palengke. So ayun nga po. Hinausawan ko ulit siya ng tubig para mas lalong malinis. At mamaya lalagyan ko na siya ng suka. Pagkatapos madrain ulit. Okay, so ito na. At maglalagay tayo ngayon ng suka para po, sabi ko nga, mas lalong mamuot yung asim at yung kanyang alat sa loob. At yan po ay ating ulit sasawsawan ulit ng tubig mamaya. After nababad, ay may asin na po siya. Lagyan na siya ng asin ulit. Lalong mamuot-muot at hahaluin natin, kakamayin din ulit natin yan. Yan. Para magsama nga po yung kanyang ano, kanyang alat sa kayong asim. At mamaya lalagyan natin ng tubig ulit yan para mas lalo lumabas yung kanyang katas sa bituka. At ito, maya maya tayo ay maghihiwana ng sibuyas at bawang. Wala siyang luya ha, wala palang sibuyas, sorry. Bawang lang pala, paminta saka nor cubes. Bahala na kayo kung gusto ilagay ng nor cubes, kung chicken ba or beef or pork, hipon, bahala na kayo dyan. At pwede na ho yan. At huwag nyo kalimutan yung magic sarap. At yan nga, yung magic sarap bigla lumitaw. Gulat ako eh. So ito na nga po, tayo ay maghihiwa muna tayo ng bawang. So ang diskarte paghihiwa ng bawang ay hindi po yung maliliit. Yung kailangan lang pitpitin lang po siya. Tanggalin lang po yung kanyang pinakang balat at dudurugin lang siya sa ilalagay na mismo doon sa bituka ng manok para maging ano siya, pag kumukulo na is maging smooth yung kanyang amoy hanggang sa maluto yung bawang saka yung at saka yung bituka ng manok. So ayan, papasport mo natin saglit para mapabilis. Here we go! Okay, so after natin lagyan na ng sangkap at ito naman lagyan natin ng tubig na mineral para mas masarap ang tubig. Kapag kriminal, yari ka, joke lang. So ito nga po, isasalang na natin ito ngayon sa kalan para po pakuluin in 20 minutes para lamang po maging smooth at yung kanyang lasa sa loob ng kanyang bituka pag pinirito mamaya is mas lalong katakam-takam. Yan nga po napansin nyo, hindi po nabalatan talaga yung bawang dahil hindi na kailangan. Importante po yan, kumulo na kumulo yung kanyang ano. Ayan po, passport agad yung ating magpakulo. At ayan nga, maya-maya pwede na po siyang i-off
after po niyan, at gabi pa naman po siya titirahin. Mamayang gabi pa naman po siya ipiprito para maging crispy. Pwede po siyang pulutan, pwede siyang pantanghalian o panghapunan o pangmeryenda. Kayo nang bahala, basta. Yun po ang binigay ko pong update ng ingredients po ng paano po magtimpla ng crispy isaw. Ayan po, nakikita nyo na po yan. At mamaya-maya po nito ay ayan na agad. Okay, ayan na nga po, ito na. Ito na yung kanyang pagkalaga kanina. At yan po, ikinikrispy na natin. So, gabi na po yan. Kaya yan, ikinikrispy na po natin para maya-maya ay pwede na pong pulutan. Pulutan, pulutan. Ayan na po yung kinalabasan ng kanyang pagka-crispy. Talagang paggagat mo, akala mo bato. Yun pala, isaw lang. Ayan na po, mapapansin niyo yan. At kung sa tingin nyo, para siya nininilanulay, yung po yung bawang at saka yung sangkap po dyan nilinagay ko para po maging yummy. Eto na ang kinalabasan niya. Okay, so dito magkatapos ang aking vlog. Share ko lang po itong crispy isaw ng manok. Bye-bye!